ay mga specific heroes dito na nakikita mo na meta na? Mm. Well, since yesterday, ang isa sa mga napapansin ko dito is yung Lilia. Sobrang effective niya into the middle lane, controlling the team fight and also preventing an area, or at least parang bawal kang dumaan sa area na to kasi ang daming gloom. Pag dumaan ka dito, isang wave lang, puputo ka agad. So, isa yun sa mga heroes. Kanina, sobrang stellar ng performance ng Sun, ni Marky. I think, yun, doon na uiikot yung mga heroes na, ano eh, na, na papunta, mag-evolve tong meta natin eh. One time nung nakausap natin si Ducky, may mga na-mention siya sa atin din ng mga heroes na pagkakaalam ko ay pwedeng piliin. Kasi I think, Bren, they also study the other regions. Which is nakita na din natin doon yung mga Lilia, yung mga Sun. And now, with this this matchup, opening up with a Ling, napakabilis ng pili ng Bren Esports, Chantel. Actually, for Bren Esports, interesting na makita natin agad kasi usually tinatago nila kung ano yung gagamitin na, ano, na hero ni Carl TZ. Pero dito, ganun sila ka-confident. May nakita ako na parang sinasabi, isa si Ling na kailangan asahan dito, or mga steady na assassin for this season, given nga sa bagong patch natin. And to add dun sa answer ni TDZ kanina with regards to kung ano yung hero na pwede natin makita, kapansin-pansin din yung Fovius. Fovius pick. Si Fovius talaga. Fovius pick. Na pwedeng mapunta sa kamay ni Benny Cutie. Mm-hmm. Minsan ginugold eh, di ba? Yeah. At pwede rin mapunta sa XP lane. Actually, for the side of Bren, speaking of side lanes, you have Doc Rebo and you also have Flap TZ. Are we gonna see the Fovius? Possible, possible. Possible. Kasi it's either kuhanin or hindi kuhanin dito ng Echo, automatic kukuhanin siya ng Bren. Kasi si Fovius, alam natin na good counter siya against dun sa mga nagda-dash ng mga heroes. Yeah. Well, tignan natin, two picks ang iniintay natin sa Echo Thoughts. Parang napapaisip yung Echo dito ng two picks, no? Yun, sakto. Fovius niya, ang lupit. Talaga naman ng predictions. Oh my G. Fovius into the Cho. Tingin ko sa, again, Cho kasi Rafflesia is already on play. So isa rin siya sa mga comfort heroes ni Rafflesia. Mm-hmm. And it is really good, especially up against the Ling. So kapag nahuli mo si Ling sa baba ng walls, o kapag hindi niya gamit yung Finch Poise, wave the dragon, isolate ka agad, and then target prior. Wow. Na-target agad ng Echo Philippines yung Ling. Baka ganun talaga rin mag-draft yung Echo eh, no? Parang, oh, pinakita na ng Bren yung kanilang main, ano, yung main guy, hulihin natin. You have the Fovius na banggit mo, ang galing sa mga dumadash. Mm-hmm. And you also have this Cho. And with this, na three heroes pa lang ng Echo, marami na kagad silang catch. Tads, napapaturo ka dyan. Man, kasi nakita ko dito, ang ganda ng pagka-counterplay ng, ano, ng Bren sa kanilang second pick. Mm-hmm. Esmeralda plus the Rafaela. Ano pa bang hero ang pinakamagandang pang-counter sa Fovius when it comes to mid-game to late-game? Kasi shield. Yung shield niya. Yeah. So, alam natin si Esmeralda, kinakain yung shield doon kalaban niya. Oof. Yeah, ito. Actually, naituro din sa akin yan ni Doc Rebo nung sabi niya, sabi ko kasi, Doc, alam mo ba yung Fovius ngayon, ang lakas na rank game sa ano ba kinaka? Esmeralda lang. Tama, kasi nanakawin niya lang yung mga shield and ang bilis pinili ito ng Bren Esports. Yeah. Ine-expect nila yung Fovius na binanggit ko, Chantel. Nila kasi alam nila yung pang-counter. At saka kasi isa sa mga items dito for the Fovius is si Oracle. Alam natin si Oracle, magbibigay siya ng shield. So mas madali pa lalo for the Esmeralda na i-counter yung Fovius. Pero gusto ko din dito yung pick na, no, ng Echo, which is Alice, kasi may panlaban din naman sila sa sustain. Kumbaga, kung hindi maging effective si Fovius, sa Alice tayo aasa pagdating sa late game. Late game for the side of Echo Philippines. Mukhang intense yung nangyayaring picks and bans dito dahil nagkaka-counteran sila dalawa. You also have the Lunox and the Nathan ban. Yep, Nathan. For the side of Echo. Na every time natin nakikita natin, sobrang ganda ng performance and one of the best heroes na kayang mag-melt ng turrets pagpapunta tayo sa mid-game to late-game. Pero ang reply naman ng Bren Esports, man, yung Benedetta and the Lancelot. Siguro, I think it's also a preparation for a glass cannon na marksman possibly sa side ng Bren. Pwede, no? Kasi parang tinatanggalan nila ng heroes this time si Hades. Yes. Speaking of marksman, napanood ko sa isang video ng Bren, parang nung pinredict nila kung ano yung mga possible heroes na tingin nilang kukuhanin ng Echo, na foresee nila na baka mag-marksman. At ayan nga yung marksman. Ayan na. Fourth pick for ang tagal natin din nakita ito. Si ate mo Beatrix. Beatrix for Echo Philippines. Well, for me, as a marksman, Gene. Parang may pagka... Ang hirap niya sa team fight kasi kailangan mo mamili ng bala, kailangan mo mamili ng
sniper ka ba? Oh, sniper, machine shotgun. Gun ka ba? So with this, I think positioning wise, napaka-crucial para sa side ng Echo Philippines, tama ba? O lalo na dito sa ano sa lineup ng Bren Esports, mga divers eh. Mm-hmm. Meron silang Esmeralda, meron silang Ling. So for Echo Esports, yung magiging position nga, tama yung sinasabi dito naman Jean, ng kanilang Beatrix, kapag ka nakita na out in the open, automatic dive in. So I think for Echo Esports dito, magiging gameplay nila is more on dikit. More on dikit-dikit. More on dikit-dikit. Kasi may alis sila eh. But, kung titignan mo yung lineup ng Bren, ayaw mo rin naman magdikit-dikit sa isang Esmeralda at sa isang Farsa. So with this, Echo and Bren, TDZ, who do you think has the upper hand dito pagdating sa draft? Well, sa upper hand, I'll go for Bren Esports. Again, gustong-gusto ko yung last pick nila na Farsa, pang-counter dun sa Beatrix. Beatrix, yes, isa siya sa mga glass cannon na heroes eh. Ang taas ng damage output, lalo pag nagamit niya yung ultimate ng Double Beretta. Kaso, with the burst damage, siguro kapag pantay yung items, six-pack items, tas lalamang dun yung Farsa kapag sa range pala ng Feathered Airstrike. So, late game-wise, medyo pumupunta ako sa side ng Bren. Sa Bren Esports ka, late game-wise, even though may Alice. Yeah, even though may Alice. Chantel, thoughts mo? Sa akin, para ano kay TD, kontra kay TDC, fan kasi ako ng Fovius eh, kaya nabanggit Fovius ko din talaga siya. Iba kasi yung Fovius, so crucial for Bren Esports, kapag nalang ako kontra yun yun. Pero late game, I'll go with Echo Esports, kung late game. Late, kasi Alice pa rin to eh. Alice pa rin to, tsaka Fovius. Unlimited damage output. Alam mo, may nauuso ngayon na nakikita ko nung mga last few games, yung mga split type lineup. Mm-mm. Diba? Especially with Onyx Philippines, you have the Farsa, you have the Ling for Bren Esports. Makakahabol kaya dito ang Echo? Parang wala silang somehow na, teka, pantapat dun sa split eh. O, tsaka kung titignan din yung lineup dito ng ano ng Echo Esports, mas maganda na magkakasama sila gaya na sinabi natin. Unlike for the side of Bren Esports, kita mo na more on crowd control. So yun yung mahirap. Oh. O, if ever, di ba may skill si Ruby na don't run, talagang hindi makakatakbo dito yung Echo Esports later on. Yeah. Well, titignan natin yan. This is game number one of Bren and Echo. We are now seeing a Beatrix mid lane. Welcome to the new age, TDZ. Interesting, interesting. Pati ano na rin eh. Kumbaga, nandito na tayo sa part ng meta na lahat pwede ng i-mid. Hindi na siya fixed sa para sa support 4 or position 4. Meron ng mga fighters, meron ng mga marksmans. So, nagiging flexible na yung mga roles. Hindi lang mga, ano, hindi lang mga emblems yung tagang iniikot. Hindi na, no? Grabe yung teams natin dito. Mm-hmm. Kumbaga nagkakasilipan, pero alam mo na ayaw nila makita. Nagkakasilipan, ayaw makita-kita or magkadikit-dikit, magkaroon ng team fight. Kita natin, Little Wonder pa lang talagang sinisipat na action kung saan magagaling. No? Laban agad! Pero laban may disiplina. Nandun yung disiplina ng mga teams natin. And for Echo Esports, different ano to, different start for them. Again, we have to take note, Hades is playing for the team. So, Rafflesia, Hades, tandem to. Rafflesia and Hades na nakita na natin nung season 7. Ito na yung binabanggit ni Carl TZ na mang-i-invade. Actually, sila yung sumubok. That is Few, Lusty, and Rebo spotting out this Roger doon sa jungle side. But yeah, going back to what Tads na sinabi mo, pare, you have the Beatrix in this mid lane. Any impactful movements na pwede nating makita kay RK3? Nakita natin yung last time. Yeah. Ang pinamaganda kasi kapag nasa mid lane ka, mas madali ka makakaresponde, pati mas malapit ka sa turrets mo. Mm. So with the energy shields, meron kang reduced damage ng 15%. So that's enough for you to survive the early first 5 minutes ng laro. So yun yung kailangan nila. Kailangan nila ng unting responde, tapos sama agad sa teamfight, malapit sa Turtle Cave. So parang ganito, no? Yeah, parang ganyan. Let's see, yun yung mga bombs na pumala kay RK3. Turtle has been slain para kay Hades. And like what you've said, Tad, sama-sama agad ang Echo Philippines. Chantel, ano nga doon? Ang ganda ng ginawa ni Rebo, actually, kasi naka-ready agad siya for the Feathered Airstrike. So nakita natin na for Echo Esports sila, pwede silang pumasok, pwede silang mag-engage. Pero for that, zone potential ng damage ni parang Rebo for Bren Esports, nawala yung teamfight natin. And tapimutikan na. Madulas pa si Flap TZ dito. Ah, madaming options ang Echo actually to take team fights because of this Fovius, because of Rafflesia as well. And nakikita na natin na unlike yesterday, okay
yung early game ng Echo Philippines. Parang different Echo Esports, nakita nila kung ano yung mga pagkakamali na yun. Yun din, I think, yung kagandahan na nakasalang agad sila kahapon kasi na-sort out na nila kung ano yung mga pwede nang improve. Knowing na Bren Esports yung kalaban nila. And Bren Esports, dito nakikita natin kanina, gusto nila kuhanan si, or puntahan, si Benny Cutie. Parang nakahanap ng flavor, no? Yeah, oh, nagpainit muna. Parang makina, Boss Tads. Yep. Speaking of init, nagpapainit sina Few, Lusty, and Rebo. May pinipilit silang play lagi sa bottom side. This is classic Bren Esports kung saan nagpo-poke lang sila. Very aggressive. Oo, very aggressive. Si Carl ba nakakuha nun? Si Carl ata, yes! Yeah, si Carl nakakuha. Okay, so for Carl TC dito, hindi niya na kinailangan yung tulong ng mga kakampi niya dito. Ang kailangan lang is magkaroon ng vision at malaman ng Echo Esports na nandun pala yung brand kasi delikado. Pumasok, speaking of pumasok. Si Carl ang nagsabi na siya yung mag-i-invade na DDC, ha? Siya nga. Oo, at siya nga ang nag-invade. Look at this, Raflesia now trying something out. Pero na-bait nga lahat ng Feathered Airstrike na meron ng Bren Esports. Wala pa rin nakukuha ang dalawang teams, pero ang nakukuha ng Bren, map awareness and map control. Anong nangyayari ngayon? Yeah, sobrang important yan, map control and map awareness. Nakikita natin kahit wala pang kills within the next 4 minutes, nakikita natin yung gold is sobrang taas for the 4-minute mark. 11.4, 11.3, dikit na dikit at ganyang kadikit din talaga yung battle nitong dalawang teams na to. Nagkakapaan pa sila, pero tingin ko magbabago yan dito sa turtle fight. Kapaan nga, kapaan portion, yung missiles hindi aapot para kay RK3. Pero yung fresh blood, mapupunta kay Mr. Hades, Feather Airstrike sa likod! Mula kay Doctor, pero ayun yung machine gun RK3 movements. Maghahabol ngayon ang Echo Philippines at inuubos ang Bren Esports. Dalawa na wala. Grabe nangyari ngayon. Yung sinasabi natin kanina, si Fovius kasi, demonic force na demonic force lang siya. For that, for Bren Esports, hindi na sila makawala dun sa nangyayaring yun. Oo. And for Rafli siya, grabe yung zone out niya. Yes, kuha niya ibang skills, tas after nun, bahala na yung mga teammates niya to finish off the play. Parang ano, no, yung si Rafli siya magbabox out, tapos may demonic force pa nakasama. So, kung ikaw si Rebo, kung ikaw si Lusty, aba, tatakbo ka talaga kasi malambot kayo eh. Yun na nga eh. Kumbaga, kung sakaling mabuhay ka sa demonic force, nandun lagi si Cho, nahahabol sa'yo palagi. So talagang, kung kailangan mo ng sobrang bilis, kung available lang yung double stack na boots, yun yung bibilihin mo eh. Pero hindi eh. Agad, no? Para makatakas agad, pero hindi eh. Delikado eh, ganun eh. And yeah, for ano dito, for Raflesia, very smooth. Talagang kabisado niya kung paano gamitin si Cho. Kita naman natin yung kanina. At saka, yung Echo Esports dito, ang pinapakita nila is mas disiplinado. Kasi nakita natin sa teamfight kanina, pumapasok dito yung Bren Esports, pero kinukuha nila yung skills paunti-unti. Yeah. Habang paunti-unting nawawala yung skills ng kalaban nila, go, pasok, pamulat. Ito yung vintage Raflesia na nakita natin kung paano siya nag-champion. Speaking of Raflesia, another play ang kanyang ginawa in the top, and Echo Philippines will now take the first turret of this game. Actually, yung baba ay basag na din. Two towers are down for Bren Esports. Chantel, tama ka. Disiplina ang ginagawa ng Echo ngayon. Raflesia making all of the plays. Tsaka dito kay Benny Cutie. Kung mapapansin nyo, nag-start tayo ng game, bottom lane siya. Ngayon nasa top lane. Ganun grabe rotation ng Echo Esports. Pick up top lane. Lad, sanay ka pa sa ganito na binabalagbag ang Bren. Man, sa ano early yan, stages? Hindi talaga. Honestly, talagang hindi. Kasi alam natin yung Bren na sila yung lagi nag-aggressive. Pero dito, maybe sa turtle lane? Well, tignan natin kasi pipilitin nila. Machine gun para kay RK3. Another turtle coming down and going in sa kamay ni Hades. 202 Tempest of Blades para syempre kay Carl Tazy. But look at the Alice. Benny Cutie. 204 right now. Dominating this top lane. Walang nagawa ang TZ Brothers. Ang hirap kasi talaga ng ganong klaseng situation. Kapag nakahanap si Benny Cutie ng isang magandang Blood O, makakahanap ng opportunity ang Echo para ma-burst out kagad yung target. At yun yung nangyari. At saka yung nakita niya yung ginawa ni RK3, sabi natin kanina, problema, kaya hindi siya pwede makita mag-isa. Pero ang ginawa niya, siya pa yung nag-zone out ng dalawa players ng Bren Esports kasi si Rebo nawala, nakuha dito ng Echo Esports. Ganon ka naka-confident kung ikaw ang Beatrix. And yeah, Rebo, even though meron siyang wings by wings, tumatakbo siya sa isang Beatrix. Hindi niya alam na may manggagaling pala. Ako pala yung magiging target dito. Wow. All along, akala niya siya yung magzo-zone out ng players, pero hindi. Wow. Baliktad ang nangyari. And for that lamang dito, ang Echo Esports, gaya sinabi ni Manjin kanina, hindi tayo sanay
na nalalamangan dito or yeah. Esports dito ang ano for that game? Sa mga debut games ng Bren, ngayon ko lang nakita na nag-debut game itong lineup na to na hindi sila yung nagli-lead. Oo. Pero we need to keep an eye on the power spikes though sa side ng Bren Esports kasi 8 minutes pa lang. Yes, malamang sa KDA, lamang din sa net worth ang echo ng Bahagya. Pero kapag nakabuelo ang Bren Esports, parang ganyan. Ito yung hinihintay nila. Buwelo sa I'm Offended dito, kalahati ang buhay ni Few. But ayun, yung Tempest of Blades na meron kay Carl Tizzy, pero pa rin, lamang sa bounce. Grabe yung damage dito ni RKT. Alam niya kung kailan niya gagamitin yung kanyang damage dito against Bren Esports. Pero take note, hindi natin napapansin pa, hindi pa sumasama si Flap Tizzy sa ating teamfight. Ganyan sinabi natin, kontrahan yan in terms of the late game. And for Bren Esports, they are ready for the late game with this Esmeralda of Flap Tizzy. To back up kung ano yung sinabi ni Tadz dito, pwedeng ang bumuelo late game eh, ang Bren dahil dun sa setup eh. Pero I think sa lahat ng naging buelo nila as of now, yun na yung... Uy! But Carl Tizzy! Dumaan! Dumaan lang na retry niya kaagad yung turtle against three heroes ng Echo. What was that? Kahit ako hindi ko napansin eh. Isang steal lang. Speed lang. Speed lang tol. Ito yung mga tipo ng bumisita ka la sa kaibigan mo tapos biglang napamerienda ka pa. Nabigyan pa nga ng merienda. Si Maring Cartier. Nag-request ka pa ng soft drinks. Kasi nandun si tita eh. Diba? Sabi ko, tita eh, di ba ako makain? Pero pa kayo dyan? Itong sayo na to. Maging ako, hindi ko napansin. Carl Tizzy with a clutch retry to probably save this game for Bren Esports. Hindi talaga matatawaran si Boy Tusok. Wow. I might say for Echo Esports during that time, hindi sila ready na dadating pala si Carl Tizzy. Gulat eh. Kasi bigla lang dumaan talaga eh. Yeah, dumaan lang talaga. May tawag na ako doon. Ano yan? Retry di gulat. Retry di gulat. Kanina gulpe di gulat, kayo retry di gulat. Parang dumaan nga lang, parang casual lang. Diba? Oh my. Busy yung tatlo, tapos dumaan lang siya, tapos retry, alis na agad. Parang thank you. Pitutin ko kaya. Daan ako, pitutin ko kaya yung retry. Check ko lang, kung pwede kukuhanin. Pero bottom lane natin, delikado yata dito, ito rin ng Bren Esports. Oh, no. Well, tignan natin ha, lamang pa din ang Echo. Mm. Pero ang ginagawa ng Bren, look at this, hindi na sila pumipilit ng teamfight, nagsisplit na lang si Flap. Mm-hmm. Kanina pa, and because of that Lord Steel na ginawa ni Carl, nagkaroon ng space yung Bren eh. Yeah. Yun yung kailangan tagal nilang gawin ngayon. Sabihin natin na lamang yung Echo ng 6 kills advantage against Bren Esports, pero yun layo ng net worth, 29.3 to 31.8, almost 2,000 net worth advantage. It means na there's still a big possibility na humabol yung Bren Esports, and given the fact na ang dami pang outer turrets dito ng Echo, so that is a passive gold income para sa Bren Esports kapag nakahanap sila ng buwelo. So, speaking about buwelo, yun talaga yung kailangan nila. Pero ang ginagawa ng Echo is hindi siya nagpapabigay ng chances or ng opportunity or ng opening sa Bren Esports para makabawi. Lagi siyang dikit-dikit. Yeah, pinipilit ng Echo eh, 'di ba? Chantel na teamfight nyo kami, mag-react kayo sa amin. Oh, pero for Bren Esports sila, ready sila doon sa pangyayaring 'yon. And yeah, Bren Esports dito mapapansin natin for Flap Tizzy more on the defensive item. So pwede siyang pumasok anytime soon. Tapos hihila din dito si Few for the teamfight. Hindi na 'yon hila dahil 'yon na isipa na bumula kay Raflesha. Meanwhile, si Flap Tizzy nasa gitna ng lima. Popping in of course Stardust Dance. At ayun yung shutdown niya para kay Hades, pero dalawa na nawala sa Bren. Ito na yung mga counter go ng Demonic Force mula kay Kurt Easy, and yung Blood of Flowing Blood inuubos sa mga blood ng Bren Esports. Tumatakbo na lang si Flap, masyadong makunat. Blessing mula kay Lusty, but that was clearly a win for the side of Echo Philippines. 3-4-1 exchange. Napaganda ng sagutan ng dalawang teams natin doon. Nakahanap na magandang chepo si Benny Cutie, and this is the opening that they're waiting for sa side ng Bren Esports. Isang magandang Falling Star Moon and setup para sa Echo. Oy, pero na-reset. Nakita kasi nila si Flap Tizzy. Kumbaga labanan to ni Flap, yung ating game ngayon, labanan na ng damage na panibigay ni Benny Cutie at saka ni Flap Tizzy. Ah. I think for Bren Esports dito, kailangan magsunod-sunod yung kanilang pasok para hindi may iwan si Flap Tizzy out in the open, kasi ginagawa ng Echo, pag nakita na si Flap Tizzy, nilalayuan. Kumbaga kung ikaw ang Bren, pag may pumasok na isang skill, kailangan i-follow up mo agad. Sa bayang pagbigkas. Parang sa atin lang yun ah. Sa bayang pagbigkas din yun ah.
Tama, yun nga mismo. Pero ito our game dito. Again, Bren Esports, medyo naghahabol sila. Pero pagdating sa team fight, kayang-kaya nilang sumabay. Yun yung nakikita natin dito. And speaking of sabay, makakita data tayo sabay na damage later on pag may nag-try na ng Lord kanina pa yun. So, Chantel, sa sinasabi mo dito, it's going to be a battle between the gold laners. Benny Cutie and Flap Tizzy, sila magsiset ng tempo ngayon. Yeah, sila talaga magsiset ng tempo. Nakita natin kanina nung pumasok si Flap Tizzy, automatic na counter agad si Benny Cutie. Pero speaking of split push, nabanggit natin niya kanina, nagsisplit push nga pala si Ling. And we have the Lord now. Eto na, kalahati ang buhay ng Lord. Ayusipan mo na kay Raflesh! It's another Lord! Retrieve mula dito kay Hades. Divine Flame na nakuha na ni Benny Cutie. Siya titignan ngayon ang camera dahil siya nasa likod. Pero nandoon naman sa harapan yung kuponan ng Brenny Sports. Demonic Force mula kay Kurt. Habang si Benny Cutie sasalubungin si Pew. Flowing Blood, flicker out si Pew. Yung Lord nakisali na rin sa team fight. Sabi ng Lord, hero din ako. Tatlo ang nawala sa side ng Echo. Tumatakbo na sila. Masyadong makunat pa ang Brenny Sports and they will now take down the Lord. Sila naman ang nanalo doon. Maganda yung presence of mind ng Brenny Esports again, choosing what fight to take and choosing where to take it. Pinilit nila dun sa may choke point area ng Turtle or rather ng Lord area, pero mukhang makakakuha ng isa pang takedown dito si Carl Teasy. Defensive ang kanyang paggamit ng kanyang ultimate. Finch Boys, flicker para kay Raflesia. Parang calculated pa sana yun para kay paring Raflesia dito. I think for Echo Esports dito, sila'y lugi pa natin sa team fight, pero it's all about the objective, taking that Lord para madelay yung pag-agat ng Brenny Sports. Masyadong mainit yung laro. Game 1 pa lang, Tads. Ibang one, klase, Tol. Game 1 pa lang, Chantel. Nagmumukhang game 3 yung ganito klaseng series. Pero syempre, focus muna tayo sa... Dito yung favorite spot nila eh. Yan, yun. Ito yung iskinita eh. It's the meeting place. It's the meeting place, Brenny Sports. Taking another one down, that's Raflesia right there, 20 seconds down, and right now, full control na sila sa buong game. Yeah. Again, yung pagpili nila ng fight, sobrang on point, no? Talagang, medyo bomb, medyo feeling ko nga nakabawi na yung Brain Esports dito. Lamang na sila actually by 44 or at least 1K net worth. So, yung presence of mind, ito yung makikita mo sa, ito yung characteristics ng isang team na talaga makikita mo na pang MPL. Kahit man sa Echo, lahat ng teams actually, pero yung presence of mind every single time, kahit medyo dehado sa situation. That's what I'm talking about. Grabe, zone out. Nakita nyo kanina yung zone out dito. For Rebo, ginamit niya na agad yung Feathered Essex. Sabi niya, huwag muna tayo mag-team fight dito. Wow. Kailangan natin is makakuha ng objective. And for that, nakuha nila yung Tori rather sabi middle lane or Tori ng Echo Esports dito on the middle lane. And yun yung mga kailangan gawin ng Bren. Pero look at Raflesia. Tuloy-tuloy pa. Tama si Tads, Chantel. It's all about the presence of mind and it's all about the experience na ginagawa ngayon ng Bren. Napalapit ngayon si Flap Tizzy. Tatlo, lumipat sila ng Escanita. Yun yung tactical machine gun na meron. Flame shot. Tumama kay Flap Tizzy. Flap Tizzy now running away. Nagpa-purple lang si Carl as yung zone ay gagamitin na naman ni Doc Rebo. Benny Cutie coming in, flowing blood. Habol tayo. Hindi pwedeng hindi tayo maghabol. Tuloy pa rin ang laban. Flowing blood. Flap double stun. Sabayayin yung mga Wolverine. Pounce na meron si Hades. Wala pa rin nagkakapatayan. Orange pa para kay Carl Tizzy. Hindi na pala ganun kakunat. Si Flap pinilit ng Echo. Makakuha ng dalawa and with this, makakuha pa sila ng isang tower. Ang ganda, no? Pinakita ng Echo Esports dito. And look at that, the score of RK3 is 4-1-3. Kung maga hindi siya ma-penetrate dito ng Bren Esports, at saka if ever na nakakakuha si Echo, automatic, hinahabol nila. Pinilit nila yun eh. Pinilit nila yung team fight eh. Pinersa nila yung mga ganong call, yun yung mga late game calls eh. Tama ba? Indeed, that's true. Pati makikita mo ha, nagsimula yung fight na yun dun sa may lower, sa may bot area. Nung sumipas, nung sinubukan ni Raflesia na makakuha ng pick off. Kasi yun yung magiging call ng Echo eh. Hindi nila afford na sila yung papasok magiging initiate as 5. Kailangan nila ng isang magandang pick off which is yung Way of the Dragon and then burst with the ultimate. Kaso nangyari, hindi naging successful. Yeah. Napatay si Raflesia. At ito yung problema, Manjin and TDZ. Magkakaroon tayo ng Lord, walang buff si Carl Tizzy. Titingnan natin kung aabot ba sa point na mariretri ulit ni Carl Tizzy yung Lord. It is now the beginning of the Lord Dance.
para sa dalawang kupunan. Ito na nga yung pag-setup ng Echo under the bush. Nandito si Flap Tizzy. Sinong mauuna kaya dito? Ay, si Raflesia naka-ready to. Oh. Very strong para pumasok agad. Alam ng players kung nasaan siya. Pero mukhang hindi si Raflesia ang magsisimula. Benny Cutie, nagkakaambahan this time. Raflesia, eto na yung flicker. Oh. Walang masisipa. Si Raflesia pa yung naiwan. Pero masyadong pasikip. Tinabahan ng pinabomba. Pinabomba. RK3 out of nowhere. Tactical machine guns. Fire in the hole. Dalawang nawala. Sa Brenny Sports, Echo Philippines, libreng Lord na ito! Kung ayaw makuha ng pick-off, daanin mo sa bait. Binait niya yung sarili niya sa loob ng brush, then nakakasa na. Madaling balay niya nakareload di kay, ano, kay RK3. Nilabas niya lahat. Nirat-rat niya lahat. Let's look at the Oppo instant replay. Nandito yung pumapasok ng sinabi mo, Tads. And for Raflesia dito, yes, nandun. Pero maganda yung positioning ng Echo Esports. Kumbaga si Flap Tizzy, may gusto siyang kuhanin. Pero nakita ng players na Echo Esports na hindi, very open, magkakadikit. Sakop lahat ng ulti dito ni RK3. Literal na RK3 out of nowhere. 6-1-3 for RK3. Nagulat tayo sa Beatrix pick. At mukhang napapagana to ng Echo. Sinabi ni Tads na nabait sila lahat. At ayun, puno, full clip, full pakan, pare. Full pakan na to. Plus, may Lord na naman on the side of Echo Esports. Brain Esports, paano nila dedepensahan? Meron silang Farsa. And again, iba yung hulog dito ni paring Raflesia. Talagang, alam niya na meron siya immortality. Poke lang ng poke. Speak of poke ng poke. Pasok ng pasok. At tapusin na ba to ng side ng Echo Philippines. Makukuha na naman, of course, ni Beatrix and Tower. Kalahati ang buhay ng Lord this time. Si shift ngayon ng Echo in the top lane. Makukuha din nila yung Tower doon. Benny Cutie going one-on-one with Carl Tizzy as Carl will just flee away. Is this the opening na hinahanap na ngayon ng side ng Bren? Ito na yung pounce na si net up ni Hades. Mabubuhay pa rin, of course, si Flap. Yung Lord ay mawawala na. Pero look at that. Nirarat-rat lang. Ah! Heavy machine gun, Echo Philippines, makakuha ng unang